Season of July 29. So exactly 5 weeks and 5 days since nung una kong dose ng Pfizer vaccine. Today, nakischedule ako for my second dose. The same hospital, sa Oman International Hospital. After this, ikukwento ko sa inyo yung journey ko ng vaccine until this day na matapos yung second dose ko. Let's discuss later yung mga kung ano yung mga naramdaman ko after the first dose ng injection and kung ano yung mga kung may side effect ba. So samahan nyo ako, let's take the final dose of Pfizer vaccine para maging protektado po tayong lahat. Tapos din yung aking second dose. So this time I got a shot in the right arm, hindi siya sa left. So gusto kong both side yung maturukan ano. So I just want to experience having the first shot in my left hand and then the second dose in my right hand. So anyway, doesn't matter. Kayo ba? Anong mas prefer nyo kung magpabakuna? Left hand or right hand? Let me know. Mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Let me know kung anong prefer nyo. Left hand or right hand? Kasi parang ayoko nang maramdaman ng left hand ko yung naramdaman ko dati eh. So, I put the burden also sa aking right hand. So, anyway. So as I promise pag-uusapan natin. So just to be clear, I took the Pfizer vaccine. So it's 23 riyals per shot. 23 riyals siya per shot. So all in all is 46 riyals dun sa Oman International Hospital. This time, let's see. Pag-usapan natin kung ano yung mga naramdaman ko, ano yung mga side effects or whatsoever, kung meron man. Yung first dose ko was June 20. So after mga 4 hours or how many hours, nag-take na ako ng paracetamol just to be sure. Just to make sure na kung meron mang maramdamang fever or whatsoever. At least napaghandaan ko na then thank God wala naman ako naramdaman na fever or whatsoever. And then of course normal naman siguro sa magpabakuna na may konting sakit na mararamdaman yung kumbaga yung pagpasok ng gamot, mararamdaman mo muna na masakit yung braso mo. So yung sakit sa braso ko, I think 3 to 4 days. Yung intensity ng pain hindi naman ganun kasakit sa akin dahil nagagawa ko pa naman yung mga normal na daily routine ko or daily task. Yun lang naramdaman ko medyo masakit lang siya 3 to 4 days, but nasa sayo na yan kung gaano yung pain tolerance mo kung kagaya kung siguro mas masakit pa yung iniwan ka nung ex mo, mas masakit pa yon.
kesa sa itong ano. Ang bihira naman ako kung ano-ano naiisip ko. Anyway, hindi ito epekto ng ano, ng vaccine. Hindi siya masakit. Depende yan sa talaga kung gaano ka ano ba to, kamanhid sa sakit. Kung maraming beses kang iniwan ng mga boyfriend o girlfriend mo, eh mas manhid ka na sa ano, sa first and second dose mo. Mas magiging manhid ka na. Tawa ng tawa tong kasama ko sa sasakyan eh. So anyway, binibiro ko lang po kayo no. So itong mga fact or itong mga sinabi ko na regarding sa after ng vaccination ko is personal experience po ano. So I guess magkakaiba tayo ng mga nararamdaman. Magkakaiba tayo ng na-experience, ano po. So let me know kung ano yung mga naging experience niyo after your first dose or after your second dose. Comment nyo lang po sa baba, then magkaalaman tayo kung ano yung mga naramdaman nyo o yung mga side effects sa inyo ano. And then I will take this time also ano na to encourage everyone to ano na magpabakuna po ano. Kung may kakayanan po kayo magbayad, please go ahead. Maghanap po kayo ng mga clinic or private hospitals. Mag-walk-in kayo, magpa-register po kayo. Kung wala naman po kayong kayang magbayad, wait for the government to provide, ano. Napaka-importante yung bakuna sa panahon ngayon, lalong-lalo na yung bakuna na against COVID-19. So, encourage everyone ano, na magpabakuna. And, eto pa, pinapakiusap ko sa inyo kung meron kayong kakilala na, ano ba to, kakilala na walang kakayahang magbayad sa bakuna. I suggest ano, if you can sponsor one or two individual, that will be great ano. Malaking tulong po 'yan kasi there are some communities in Oman who are sponsoring yung mga bakuna ng mga less fortunate na mga expat workers dito sa Oman ano. Maraming salamat sa pag-join niyo sa aking journey to have my COVID-19 vaccine from first dose until second dose. So yun lang, maraming salamat sa panonood. So kung kayo po ay napadaan lang sa aking channel, pag-click naman po yung subscribe button. Kung gusto nyo pong makita yung agad yung mga video aming ina-upload, click the notification bell para po ma-notify kayo agad pag may bagong upload. So yun lamang po ano. Stay safe po ano sa lahat, and God bless everyone. Until next video po.